Sir Alex, pag-usapan natin nung kumikita na kayo. Ano ang unang pananaw nyo doon sa pera na inyong kinikita? Mahilig ako manlibre. Manlibre? Manlibre kasi parang, siyempre dati wala ako, deprived, di ba? So, hindi naman sa parang pasikat, basta parang ang sarap ng feeling eh. Yes. So, talagang oh, kahit hindi mo kaya ano, nakasabay mo lang, gusto manlibre kita eh. Uh-huh. Ganon, so... Sayang, hindi tayo nagkakasabay noon, ano ha? Pero so, yun, magalante. Parang ang tawag nila yung one day millionaire. Pero... naisip ko, mali pala yun. Kailan mo naisip? Kailan mo napagtanto na, teka, mali itong ganitong estilo ko ah? Eh, napagtanto ko lang po yun, nakapag-asawa na ako. Kasi iniisip ko kasi dati, binata ako, nasa TV ako. Wala naman ako masyadong mga gastos. Kasi mabilis ang pasok ng pera eh, sa media. Mm-hmm. Tapos minsan nakakapag-hotel ako, libre din yun dahil, alam nyo, may mga endorsement lang, mga ano lang. Madaming libre, mga travel, ganun. So, dapat sana kung nakilala ko lang kayo noon, baka mayamang-mayaman na ako ngayon. Kasi wala sa akin yung mga savings eh. Bakit sa pag-aasawa doon parang nagkaroon ng direksyon yung tungkol sa financial na buhay niyo? Kasi yung misis ko, ano eh, ang mother niya, financial analyst, kapatid niya, financial analyst. So doon ko nakita yung kailangan pala yung pera iniingatan para for the long term. Anong gawain niyo sa pera aside doon sa panilibre? Uso na ba sa inyo na pagtatanto niyo na yung bumibili ng mga gamit, pang personal man o pang investment? As yung investment wala yun, wala talaga. Kasi ang nangyari yung siyempre yung mga kapatid ko rin, tinutulungan ko rin. Ah, tulong sa pamilya. Oo, tulong sa pamilya. Ah. Ano yung mga pagsisisihan mo na ginawa mo sa pera? Well, kailan sipon maganda kita eh, sabi niyo kanina. Oo, eh, no? Maganda kita. So ibig sabihin, hindi ka pwedeng nabubuhay ng parang walang bukas. Kasi na-realize ko nga ngayon nung meron na akong pamilya, nung yan, naranasan ko na, may amortization ako ng sasakyan. Yeah. Yung limang anak ko nag-aaral sa mga kolehiyo, may mga pangalang kolehiyo. Parang ang gastos sa ganyan, hindi mo mapipredict eh. Ano naman yung proud ka? Yung may kinalaman sa pera? Eh siguro mahilig din akong tumulong. Tumulong? Lalo na nung naunawaan ko yung tithes. Yung ibig sabihin, pagbabalik mo sa Panginoon ng... mga blessings. Oh, hindi lahat marirealize. Yes. At tinatanggap yun eh, di ba, ng maluwag. Aside from being a well-known and veteran anchor, Alex became the head pastor of their church and involved himself with the Christ Reach Out Ministries. What's the most rewarding part of Alex Tinsay, 34 years in the broadcast, nagtatrabaho, kumikita? Well, the most rewarding part is knowing your purpose in life. Because your purpose, once you know it, it will motivate you. It will give you rewards and joy in life na alam mo, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo, nabubuhay ka para to serve others, nabubuhay ka para kay Lord. Sa madaling salita, you have to live a life of, you are certain that you will leave a legacy. Kung meron kayong babaguhin sa inyong My Money Story ni Alex Tinsay, ano ang babaguhin mo? Whether nung bata kayo, nung nagtatrabaho na kayo, o ginawa nyo kanina, ano ang babaguhin? Eh, marami pong babaguhin. Isa lang, miskin na isa lang. Oh, eh, sana nakilala ko kayo. Nagturo sa akin ng ano, how to handle wealth. Kasi sayang lang eh, daming nasayang eh. Ano naman ang, kung pwede nyong isulat yung susunod na kabanata ng inyong My Money Story? Eh, parang gagawa na rin ako ng mga ganyan, yung mga rough books para magbigyan ng tip ko marami. Kakalabanin niyo pala ako. Paano ko ba? Hindi naman siguro. Pwede tayo mag-collaborate. Oo, yun. Ay, hindi tayo magkakalabang kasi ano naman ako, motivational speaker. Ako more on giving hope. Yan, oo. Yun, saka improving your skills. Hindi ako talaga nakasentro sa pera. Nandito tayo sa portion. Magtatanong ako ng mabibilisan. May bibigay ko mga maikling tanong, mabilis na pagbitaw, mabilis din yung pagsagot nyo. Okay. Kailangan natin yung totoong sagot, hindi yung tamang sagot. Sige, totoo kung ano yung sa inyo. Ha? May kinalaman sa pera. Unang-una, gaano kadalas kayo nag-aahi? Araw-araw. Pag kami bigote ako, sabi ko sa ito, bayad. Oo, pare, saan ka? Nung wala akong boy, yung tapos sa akin. Oh.
Boyish looking. Ano ang pinakamahal na nabili mo? Kasi eh, hindi mo sabihin yung presyo. Hindi ko maalala kasi ang binibigay ko yung sa finances namin, binibigyan ko ng grossing na yung lease. Paano mo sabihin? Iniintrega mo lahat ng pera? As in opo, lahat? Opo. Kayong pamilya, ano yung pinakamahal na kinasusan, binili? Ah, siguro kung yung parang ano yung mga trips abroad namin. Pinakawalang kwenta na nabili mo? Marami akong nabibili na palpak. Marami palpak. Bakit? Bakit? Ano, saan ang gagaling? Eh, kasi yung quality, hindi ako masyadong natatanso ako sa quality. Una mong investment? Ah, yung sa mga, ano, sa mga life plan. Unang-unang ginawa mo sa kinita mo na pera? Nung high school ka pa na to? Naglibre. Naglibre? Naglibre. Sinong nilibre? Pamilya? Barkada? Lahat na. Ka-opisina ko. Lahat na. Na nabiyayaan, na nakaramdam. Pinakamalaking pera na dinala mo sa iyong bulsa, nilagay sa iyong pitangan? Actually, nakahawak na ako ng pera na ano eh. Siguro billion. Billion? Oo, billion. Ang laki ko ng bulsa nyo nun. Hindi sa akin kasi gumawa ako ng report sa Central Bank. Pinapasok ako doon sa vault. Kasi nag-bank run eh sa isang kwarto ng ano. Talagang matatakpan ka. Ang billion na pera. Pero sa pitaka nyo, ano yung pinakamalaking nailagay nyo sa inyong pitaka? Thousands lang naman siguro. 100,000? Ah, hindi. Naman. Hindi. Maliit lang. Baka mga 20,000. 20,000 pinakamalaki na. Kayo ba mas maipon o mas matitin? Gastos, nasa gitna lang ako eh. Sa gitna ka lang. Nag-iipon at nagtitipin. Kayo ba more of active investor or passive investor? Passive. Passive eh. Kasi nga sinosurrender kay Commander eh. No? So, sakyan, sedan o van? Eh, gusto ko talaga yung mga SUV. Branded o miskin na hindi branded? Branded. Because of the quality. Eh, kayo ba nakabili na ng peke? Ay, mga ganun. Relo, ayan, nakabili na rin. Kayo ba makarne o maisda? Isda. Gulay o prutas? Pareho. May sabaw, toyo o hilaw? Pareho. Pareho rin, ha? Depende. Gusto ko halo-halo. Eh. Halo-halo. Ay, huwag niyo pagsabay-sabay. Kasi mahirap din ang sabay-sabay. Pero bilang manghuli sa ating quickie question, ano po ang pera para sa inyo? Sa akin, ang pera, tool lang yan eh. Hindi mo dapat yan talagang ibig sabihin parang ginudyos mo yung parang lahat na lang yung inuubos mo yung lakas mo sa pagkita ng pera kasi yung pera ay pwede mo yang ipang-bless. No, hindi lamang sa sarili mo. Once na nakuha mo na yung para sa sarili mo, ipang-bless mo naman sa iba. Ano ang mabibigay niyo magandang salita tungkol sa pera? Well, you cannot serve two masters at the same time. It's either you will hate one or love the other. At meron pa pong isa yung huwag kayong masyadong magtutulog. Huwag kayong masyadong huwag kayong maging tamad. Kasi kung gusto ninyong sumikat, tingnan ninyo yung mga yung umunlad, yung mga kasi our God is a hardworking God. So hindi po uunlad ang isang taong tamad o mahilig matulog. Persons who strive for excellence, talagang yun ang kanilang passion. Katulad mo. Salamat. Meron pa ho tayo isang portion, Sir Alex. Meron kasi dito kami pananaw, yung maayos sa kanyang personal finances, pwede mo makita yan, magmamanifest yan. Kaya meron kami wallet trade. Kayo po ba ay may pitaka? Meron. Pwede ho ba naming tingin ang inyong permiso na ipakita lang ang inyong wallet? Yung laman. Hindi po, ipagkakatiwala nyo so, sa akin na i-handover muna sa akin ng wallet. Nakatatakot si Sir Alex. Yung pitaka ho raw kasi, babae o lalaki, kung gano'ng kaayos ang kanyang pitaka, ganun din ang ayos ng kanyang buhay pinansyal. Eh nakikita naman natin maayos. Tanungin kayo, Sir Alex, gano'ng katagal na itong inyong wallet? Siguro mga 2 taon. 2 taon. Parang totoong leather to, no? Genuine leather, ha? Opo. Branded. Niregalo naman. Niregalo. Ano pong pinaka-personal dito sa wallet nyo? Pwera yung litrato o lisensya o ID? Yung mga ID lang. ID lang ang pinaka... iipitin ko, ha? Ano ang regular na cash meron sa wallet ni Alex Dinsay? Actually, hindi ako masyado nagdadala ng cash. Pero may mga nakaipit dyan na 1,000. Kasi for ano, mga ganun. Emergency. Emergency. Ano po ba yung mga ipit na 1,000 dito? Yun po ba yung pag meron kayong dumating kayong scholar, may scholar kayo, napaupo sa tabi nyo?
Siguro mga ganun. May gusto kang libre at libre. Least, diba? Yun pa rin, ha? Libre. Paano ito nagmamanifest o paano ito pinapakita na maayos kayo sa inyong pagkarahan? Or talaga nakasurrender kay Mrs. dahil yung perang nandito, mukhang lahat na kay Mrs. talaga? Yun na kasi ang natutunan ko na talagang para hindi ka ma-tempt na gumastos ng wala sa lugar. Sa lugar. Pero siya, binibigyan naman niya ako ng kasi nga financial analyst siya, talagang nakalista yun Naku, nakalista lahat ng talaga. Nakalista mga gastos. Mga misis, mag-aasawa, iisipin. Sana katulad ni ay Mr. Alex Tinsay ang aking mapapangasawa. Dahil iniintrega lahat. Oh, at saka yung pinapakita naman sa akin ng misis ko meron, saan napupunta? Oh, merong expenses sheet. Kaya wala rin diskusyon. Walang diskusyon. Mr. Alex Tinsay, thank you for your very simple but very profound sharing of your money story. Thank you very much. Thank you. Ito po ang sikreto ng aking tagumpay. Ang salita ng Diyos. Naniniwala po ako na kapag inuna natin ang Panginoon, whether yan man ay sa finances, sa mga major decisions ng ating buhay at iba't iba pang aspeto, ay natitiyak ko na magkakaroon po tayo ng tagumpay. Kasi ang sabi po rito, unahin daw natin ang kaharian ng Panginoon and all these things will be added unto you. Isa pang sikreto ko, ito pong simbolo, ito pong envelope. Kasi yun, nilalagay ko rito yung mga, yung babayaran sa ganito, dito po namin nilalagay. Usually kasi pinag-aawayan yan . So kami yung mag-asawa, nakasulat po lahat, naka-program. Ito po, yan, yung mga receivables ng income, yung mga expenditures, nakasulat po lahat yan. Binabasa lang namin para, alam mo yun, hindi pinagtatalunan. At nilalagay po namin ito sa altar namin. At pinagpipray po namin sa Panginoon. Kiniklaim namin yung sinasabing and all these things will be added unto you. At saka yung the Lord will provide for all of your needs according to His riches in Christ Jesus. Sa pagbabalik ng Peace Abilities, malalaman naman natin ang isa pang money story of a youth advocate and inspirational speaker. One time, my parents went to me and my mom told me, sabi niya, kung pwede, hiramin muna yung naipon mo. So, parang sa akin, first time ko na, okay, so something's wrong, ganyan. Piso mo, palaguin mo. Walang mangyayari kung manonood ka lang. Tawag ka, o text mo kami, o i-click mo ito.